Hello mga bay, kumusta? Welcome back to my channel. Noong nakaraan ko pong video ay ipinapakita ko po sa inyo ang resulta ng aking experiment tungkol sa pagpropagate ng mga croton plants. Ipapakita ko po sa inyo ang pagpropagate ko gamit po yung iba't ibang klase ng rooting hormone. Yan po ang abangan ninyo mga bay, kaya huwag kayong aalis dyan. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna kay Ma'am Annalyn Fajardo from Hong Kong at kay Ma'am Annalyn Arcilia. Shoutout rin kay Ma'am Annalyn Flores at kay Ma'am Yonora Sinilio from Jensan. At sa lahat ng nanonood dyan, shoutout po sa inyong lahat. So, magsimula na tayo mga bay. So ito po yung mga ginagamit kong rooting hormone mga bay, aspirin or aspilet, aloe vera, tsaka floral foam. Yung aspilet mga bay, 4 na tableta, tag 80 mg po kada isang tableta, so 320 po lahat sila. Isang baso po na tubig yung nilagay ko at inaantay ko po yung 10 minutes para mahalo talaga, mapino talaga yung aspilit or aspirin. At ngayon, ito yung gagamitin ko na potting soil mga bay para gagamitin natin sa pagpropagate. Hindi ko lang punuin. Itong transparent po yung pagpropagitan ko para makita po yung mga ugat kapag nagkaugat na po sila. Okay. So buhusan natin ng tubig. Hindi lang gaanong marami. Yan, ito naman. Tama lang po yung ilagay natin. Kukuha lang muna ako ng 4 na cuttings dito para ipakita ko sa inyo kung paano ako magbawas at maggupit ng dahon. Okay, ito po. Medyo marami po yung dahon. So, alisin natin. Bawasan natin. Yan lang muna yan. Okay, ito, wag mo, merong dalawang sanga mga bay. Merong dalawang sanga. Hindi na natin ito putulin. So, dito na lang tayo magputol sa dito. Para habang tumutubo siya at nabubuhay, meron na siyang mga sanga. So magkasanga na naman siya, putulin lang natin dito. Yan. Dito din sa kabila, putulin rin natin. Oh. Pagkatapos mga bay, ito, medyo mataas yung kanyang mga dahon. So putulin natin. Ito, nasa dulo. Tuloy natin. So, ito, bawasan pa natin dito mga bay kasi marami pa doon. Yan. Oh, yan. Okay na yan mga bay, ito. Okay na to. So, nakikita nyo, tingnan nyo maigi para meron kayong ideya kung paano magbawas ng mga dahon. At ngayon babalatan ko dito para mabilis po siyang magkaugat. Okay, nabalatan na mga bay. Itabi ko muna to. Pagkatapos ito na naman, para matansyahan nyo po kung gaano kahaba, kapag need na bawasan yung dahon. Ito, maraming dahon mga bay, oh. So bawasan ko pa para mas kakaunti. Ayan. Para umiksi pa ng konti mga bay. Ayan. At dito
ipipinch ko siya or ikakat ko siya para kapag mabuhay na siya, marami na siyang sangat tutubo dito. Itong dito lang, dito banda. Cut ko na. At ito, hindi naman matataas yung kanyang dahon. Hindi ko lang siya ikakat. At ano, babalatan ko na para mabilis magkaugat. Dito, ilagay ko na naman siya dito. Pating mix ko mga bay, meron po itong garden soil, cow manure, hinaluan ko rin ng maliliit po na graba para po pambuhaghag dito sa ginagamit natin mixture. Yan, para well drain talaga siya. At ngayon ipupropagate na natin yung ating mga nalinis na mga cuttings ng cotton plants. Unahin natin yung floral foam. Ito. So, nung nagpropagate ako mga bay, yung nakita ninyo sa video, yung nabuhay na, medyo malaki-laki na, ganito lang po kalaki yung ginamit ko na floral foam. So, dito, medyo mahaba siya, so, itutusok natin dito. Yan. Oh, ganyan lang po, diba? Madali lang po. At pagkatapos, ipropagate na natin dito. Bawasan lang natin ang konting soil si floral foam ito para magkasya yung floral foam dito. Ganyan. Ganun mga bay. Yan. So i-press natin para matibay siya, hindi siya matumba. Press natin ng konti. Dagdagan natin ang konting soil kasi nabawasan natin kanina. Yan. At ilagay natin dito yung napropagate natin. Itong aspirin, ibabad muna natin itong dalawa, mga 5 minutes para masipsip talaga ng stem yung aspirin. Yan. Kaunahin natin ang aloe vera mga bay. Itong aloe vera, yung ginagawa ko ganito lang po. Ano lang, itusok nyo lang. So punuin nyo talaga yung cuttings ng gel. Para ano talaga, sumusuot yung kanyang gel doon sa binalatan natin. Yan, ganyan lang mga bay, mabilis lang, andali lang. Pagkatapos, pwede na po siyang itanim. So, ganyan lang. Tusok natin. Pwede natin itong itusok. Ganyan. Pagkatapos, i-press na naman. Para hindi matumba. Diba? Bilis. Yan mga bay, oh. At yun, mga 5 minutes na yon, yung na-sip natin sa aspirin. Itong dalawang sanga, pwede na natin itong itanim. So, ganun lang yung ginawa ko nung nagpropagate ako gamit yung aspirin mga bay. Hindi ko binabad ng matagal. Yun lang, mga 5 minutes yung pinaka matagal na pagbabad. Okay, ito, yung isa, pwede rin itusok. Yan. At ganyan. Press. Okay na.
dagdagan natin ang soil. Dagdagan natin ng konti. Hindi lang natin gaano punuin. Ayan. Pero pa dyan. Dagdagan natin. Ganun puno mga bay para hindi ma ano masayang yung inyong soil kapag kayo magdidilig. So pagkatapos kanina binasa ko muna yung lupa nung hindi pa napropagate. Ngayon diligan natin ng ano konti lang mga bay, yung tama-tama lang yan. Yung hindi naman matapon yung tubig sa ilalim. Yung mabasa lang po yung buong lupa niya. Ito dito pagkatapos po natin diligan, hahanap na po tayo ng mapaglalagyan nila. Yun po, hindi po sila direktang nasisikatan ng araw kasi kapag nasisikatan po sila ng araw, madidehydrate po sila at masusunog yung kanilang mga dahon at hindi po makarecover. Kaya yung lugar talaga na ano, shaded area sa pagdidilig po, since bago pa lang silang propagate, yung ginagawa ko talaga dito ay inaantay ko muna na medyo tuyo na po yung lupa. Hindi ko po sila dinidiligan araw-araw kasi bagong propagate pa po lamang sila, para hindi po mabulok yung kanilang stem at 100% po silang mabuhay. So yun po yung pamamaraan ko sa pagpropagate ng mga croton plants. Sana po ay meron kayong natutunan sa araw na to at nakapagbigay ako ng kunting kaalaman para sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like, share, comment at huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more videos. Tandaan po natin na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si ByJ. Bye-bye!